So, hi guys! Ngayong June 3, 2020 ay pag-uusapan natin. Ay, eto na naman. So, ayun ko kung bakit lumalabas yung previous book value ng dating chart na ina-analyze natin. May ano ata to? Nagloloko ata to? Chart ni Investagram. So, ulitin natin, i-load. Kasi nakikita ko yung book value ni dito. So, ayan. So, ang book value ni DMCI ay 5.77. So, kung sakaling magsara siya, yan yung posibleng makuha ng mga common stockholder. So, check natin ngayon yung ibang indicator. So, yung volume niya is actually, wait, hindi ko makita. Palahan natin. Ay, nasa average lang. So, sakto lang. And net foreign buying. So, ganda yun, ha? It's buying na. So, ayun. Breakout sa OBV. So, pa-up tayo dyan. Or, posible bang umakyat? So, same with, oh, yun, know, cross, nag-cross siya. At yung histogram ay pataas na. So, going up. So, and yung last, yung RSI, ayun, breakout din. So, eto, nag-breakout siya dyan at posible pang umakyat. So, yun. Positive naman si DMCI. So, on that note, check natin yung posibleng support and resistance. So, wait. Tingnan ko lang yung trend. So, kung saan tayo posibleng mag... So, ito na lang gamitin natin. Or, eto na lang. So, makita nyo, medyo malapit na siya sa resistance. So, check natin itong posibleng resistance. Nag-gap up ba? Puro nag... Wait. Yung high na ay... 4.12, yung low niya ay hindi. Hindi naman siya gap up. So, yung next possible na resistance, actually medyo malapit na sa around 4.49. Kasi after nun medyo malayo-layo na dito na siya. Wow. Next, ay 5, back to 5 pesos na si DMCI. So, syempre, yung support niya ay around 3.91. At saka, yeah, yung isa sa mga malaking holder ng DMCI, if I'm not mistaken, ay lagi siyang bumibili. So, parang daily nung mga nakaraang araw. Hindi ko nakita yung updates ngayon eh. Pero, yun. So, more on, bullish ako kay DMC. So, ang resistance na tinitingnan natin ay 4.49. At kapag nag-breakout siya dun, ay posible 5.07. Yung support at 391. So, there you go guys. If you have some comments, questions, and feedback, please feel free to reach me out. Thanks guys!